Hi guys, ito po yung garlic ko ngayon. Ang ganda na, no? May klase dito. Ito po yung tinatawag na spinach. Kung mag-harvest ka, ganito mo lang. Ito lang kunin mo. Itong red na ito, ito po yung tinatawag na beetroot. Hindi ko pitinanggal ito kasi pwedeng pakinabangan ito. Ito po yung elephant garlic. Hindi po mais. Ito pagtaniman ko ng ano to. Ng papaya. Ito po yung tinatawag na elephant garlic. Bakit parang leeks. Ito, pag malapit na ang mga harvest, dito tataniman ko dito ng kamatis. Dito sa gitna niya, dito. Kamatis. Yan. Para pag na-harvest na po yung elephant garlic, ang susunod na i-harvest yung kamatis. Bye. Parang mais, no? Ito, tinaniman ko po dito na seeds. Hindi pa tumubo. Ayan. Ito po yung onion. Ayan. Hindi pa tumubo na lahat. Hindi ko na linagyan ng wood chip kasi ano, lalabas naman yung bunga niya. Ito, elephant garlic din to. Dami, no? Yan. Ang elephant garlic, pag bata pa sila, parang mga alam yung piso. Pwede mo nang i-harvest para gawing pickle. Tapos yung anghang nito medyo mild lang. Tingnan niyo, ito mga seed dito. Tumubo lang. Tumubo lang mga yan. Kaya napakaganda, guys, kung lagyan po natin ng ganito, wood chip. Ay ilagay po natin. Kahit mainit, kahit hindi mo diligan po ng isang buwan, hindi po ma-ano po yun, hindi po mag-dry. Kaya napaka silbi nito. Pwede pong lagyan nyo po ng tinatawag na, ito po yung sa Ilocano, tinatawag po namin ito ay up-up. O pwede po yung istro ng palay. Dito sa iyo, abroad, wala pong istro ng palay, kaya ginagamit ko po ay wood chips. Ito po. Ayan, wood chips. Kahit hindi po ako magdilig, yung lupa ay basa. Kahit isang buwan po na hindi po natin diligan, okay lang po yun. Ayan. Ganda, no? Ayan.
Ito, hindi ko pa naayos. Ito po yung paggapangan po ng upo. Hindi ko po naayos yun. Meron akong ginawa. Yun, yung blue. Parang kabaong, no? Yung blue, yan po ay pagtaniman ko ng kwan. Sweet potato. Kamote. Bubutasan ko lang yan. Tapos, anon ko. Para po, kung lagyan mo ng ganyan, mas maano yung ano, yung bunga sa baba. Mas marami. Okay? Ito po yung ano sa Pilipinas, yung garlic sa Pilipinas. Ayan. Maliliit. Ito po yung bike ko. Ayan. Ito yung nakalagay dyan. Yan po yung grapes po yan. Pag namunga, ina-harvest ko lahat. Tapos ginagawa kong cider vinegar, suka. Ayan po. Ayan, yan po ang kabuuan po ng aking mga tanim, guys. Bukas, sa kabila ako bukas, dun sa my hill. Ito, dito sa gilid, tataniman ko ito ng potato. So yung potato, guys, dun sa taas niya, dudugtungan ko, tatanggalin ko yung potato, dudugtungan ko ng kamatis. Potato sa baba, kamatis sa taas. So dito sa kabila, potato sa baba, eggplant sa taas. Ang ganda, no? Sa gilid-gilid nito, tataniman ko ito ng mais siguro. Depende kung anong pwedeng maganda dyan sa gilid-gilid. Ayan, guys. Ito po yung mga tanim ko dito sa UK. Sana magtanim din kayo para meron din kayong stock. So yung dalawa doon, tignan natin. Ito yung pinalitan ko. Ito yung magiging investment ko. Ito yung investment ko, yung isa. Yes. Ito yung investment ko. Kung may bibili, pupunta sa church building po ito. Okay? Ito, magiging stock namin. Ayan. Yan, magiging stock din yan. Ito po yung magiging sa investment ko din sa foundation. Kung may bibili, pupunta sa feeding program. Diba? At medical mission. Hindi naman kalaki na yan na pera. Kaso lang, at least may naiipon. At may natutulungan natin sa mga